This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air. It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide. Upon me as I struggle along. They say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. God, welcome to this program, Golden Guide. The scripture says, there is a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. From Proverbs chapter 14, verse 12. So therefore, we need the Golden Guide. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa Panginoong Diyos. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Giningtuang Gabay at ang Kapangyarihan ng Katotohanan sa ating English Golden Guide sa Cebuano pa, sa aking dialect, Bulawanong Giya. Mga kaibigan, binabati ko ang ating mga kaibigan at mga kapatid. Binabati ko si Brother Jason Bautista, aking kaibigan at kapatid sa ating kapatid natin sa panampalataya sa ating Panginoong Hesus, at si Nanay Natipidad at si Tatay Leopoldo. Magandang umaga sa inyo, Brother Libby Palomado and Sister Lourdes Irata, no? Brother Romel Cruz at iba pa nating mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa umagang ito, mga kaibigan, at bago tayo magpatuloy, magandang magdasal tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa umagang ito, salamat ang lahat ng mga tao merong magandang kalusugan at magpunta sa iba't ibang mga churches o organization na mapakinggan namin doon ang iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, na hindi makalimutan sa iyong mga tauhan ang na magbigay kaming panahon sa iyo na papurihin ka at sambahin ang banal mong pangalan. Panginoong Diyos, patnubayan mo ang lahat mong mga lingkod na makabigay ng magandang mensahe upang ang iyong mga tauhan mabigyan ng lakas, dagdag kalakasan upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Ikaw ang karapat dapat naming paglingkuran at pagsambahin sa buong naming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, magandang pakinggan natin itong awit na kay Ebe Turnskis Lars Carlson. CIDO. Maganda din to, mga kaibigan, na mapakinggan natin ito, mga kaibigan. On our ground,
they say you will never know till you walk up to that man and you look into his eyes of love and you touch those nail prints in his hands. Then if you Salamat sa awit na pakinggan natin si Aido. Kadalasan sa mga awit kay Ivy Ton Carlson, mga magaganda ang mga awit niya mga kaibigan. At lalo na makalangit na awit na magbigay sa atin sigla at mayroong mensahe sa atin. No? Pahabol na pagbati kay Brother Joel Arabes. Kababayan ko at taga Cebu si Brother Jewel Arabes at si Sister Alma Enoch at sa Brother Jonathan Vargas and Brother Reynold D. Guzman ang aking mga kaibigan at kapwa din mga kapatid sa panampalataya at salamat sa Panginoong Diyos, mabuti siya sa atin at hindi tayo magtagal mga kaibigan. Babasahin na naman natin itong aklat kay Propita Nehemiah. Mabigyan tayong magandang mensahe ito mga kaibigan kasi sa lahat ng mga kadalasan sa mga sulat ng mga lingkod ng Diyos, no? Magbigay ng sigla, magbigay ng magandang mensahe yung kahit ng lupay-pay ka na, nangihina ka na sa panampalataya at sa paglilingkod sa kanya, of anon ka, at kung mapakinggan mo ang kanilang mga mensahe, magbigay sa iyo ng kaiibang lakas na makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Basahin natin dito sa aklat kay Propita Nehemiah, isang lingkod ng Diyos, no? Sa kabanatang 8 sa talatang 10 mga kaibigan. Basahin natin sa English, no? Then he said unto them, go your way, eat the fat and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord, neither be ye sorry, for the joy of the Lord is our strength. Sa ating Tagalog. Nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, magsiklakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at mangagpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon, huwag din kayong mga manglaw sapagkat
ang kagalakan ng Panginoon ay inyong kalakasan. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Magandang magdasal tayo mga kaibigan sa ating Panginoong Diyos. Magdasal na naman tayo. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa mensahe kay sulat kay Propeta Nehemiah ng iyong kapagmagalaka. Yan ang aming kalakasan. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu magbigay sa amin ng liwanag upang maintindihan namin ang iyong banal na salita. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa Panginoong Diyos, no? Basahin ko ulit, maganda to, no? Yeah, doon na lang ko sa bandang gitna, kay ito ang i-emphasize natin mga kaibigan. Yeah, merong nabanggit dito, magsikain kayo na ito maganda din, no? Pero ang pinakamaganda dito yung sa gitna, no? Abasahin natin lahat sa Tagalog na lang kay ang ating oras. Medyo hallelujah. Meron pa pala tayong 14 minutes. Salamat sa Panginoon Diyos. Basahin natin ulit sa English, no? Then he said unto them, Nehemiah, no? He was guided by the Holy Spirit. That's why what he spoke at this moment, so the message, it was from God. So, babasahin natin. Then he said unto them, go your way, eat the fat, and drink the sweet, and send portions unto them for whom nothing is prepared. For this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is our strength. Maganda to. For this day is holy unto our Lord. Neither be ye sorry, for the joy of the Lord is our strength. No? Diretso tayo sa gitna ng sa Tagalog natin. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon, huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kalgalakan ng Panginoon ay inyong kalakasan. Salamat. No? Sabi kay Nehemiah, kahit sinabi niya to, pero itong mensahe na to mula sa ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi niya, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon, no? Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan ng sa Panginoon ay inyong kalakasan. Normal lang mga kaibigan, kahit ang mga lingko dati ng Diyos, no, mga propeta, mga apostol, meron din pagkataon, merong panahon na sila ay nang lupaypay din, no, nang hihina. Pero normal lang yan, katulad ng pagtrabaho natin, manghihina ating katawan, mapapagod tayo, pero hindi ibig sabihin tapos na ang lahat, pahinga. No? At bumabalik din ang ating lakas. Ganun din sa spiritual, no? Magpahinga ka, hindi pahinga na tumigil ka na sa paglilingkod, magpahinga ka sa presensya ng ating Panginoon. No? Pahinga ka at ma-refresh ka. At bumalik na naman ang lakas mo. Yeah. Ito, bakit ang ibang mga Kristiyano, yung nang lupaypay, natuluyan, mga kaibigan, nang lalamig, wala na ang init sa kanilang puso, no? Wala na ang gana nga maglilingkod sa Panginoong Diyos, lalo na ang mga taong palagi na lang ginagawa ang kanilang kalooban, ang kanilang kagustuhan sa mga bisyo at kasalanan. Mga kaibigan, kapag mawalaan ka ng lakas,
hihilain ka sa Panginoong, sorry, hihilain ka ng ating kaaway, ang Diablo, upang malayong malayo ka na sa piling ng Panginoong Diyos. Pero hindi natin hayaan. Hindi natin pahintulutan ng ating kaaway, ang Diablo, na hihilain tayo palayo sa ating tagapagligtas o sa ating tagapaglikha ang ating Panginoong Diyos na nandyan sa langit. No? Mga kaibigan, salamat na mayroong mga lingkod ng Diyos na magbigay sa atin ng mensahe upang mabigyan tayo ng bumalik ang dati nating kalakasan. No? Kung ikaw, naramdaman mo na nang lupaypay ka, nang hihina ka, subukan mo. Tigilan mo na, huwag mo na gawin ang iyong kaluuban, kung hindi ang kaluuban ng ating Panginoong Diyos. Na dapat nating gawin, no? What makes God pleased in our lives? In order, if God will please in our lives, God may have joy. And His joy, Nehemiah said, the joy of the Lord is our strength. So ano ba ang mga bagay nating gawin upang ang Panginoong Diyos matutuwa sa atin, mga kaibigan at mga kapatid? Ang una nating gawin, kung wala ka na, hindi ka na nagbabasa sa banal na aklat, sa salita ng Diyos, balikan mo. Magbabasa ka na. After you read the words of the holy words of God, just meditate it. No? Taposin mo mababasa ang salita ng Diyos, magbubulay ka. Kapag mabasahin natin, if we read the words of God full of promises, and that promises of God makes us and give us hope if we feel hopeless, brothers and sisters. No? Yan ang isa sa mga dapat nating gawin upang matutuwa ang Panginoong Diyos nating sinasamba, ating tinatawag. Read the words of God. Ang pangalawa, no? Kapag palagi na mo na lang ginawa ang iyong kalooban, subukan mo, tigilan mo na, huwag mo na gawin ang iyong kagustuhan, ang iyong kalooban, kung hindi gawin mo ang kalooban ng Diyos. Do the will of God. No? Do His will. Stop doing your will, but start again to do the will of God. And then you feel something good. You will have a strength, and that strength from God. Kaibang lakas ang iyong ma-feel, maramdaman, kaibigan at mga kapatid. At pangatlo, mga kaibigan, no, kapag wala ka ng hindi ka nagpunta sa sambahan, gawin mo, kaibigan, no, magsamba ka ulit. You must worship God. Ito ang mga bagay na gawin natin upang ang Panginoong Diyos magagalak sa ating buhay at ang kanyang kagalakan sa Panginoon ay ating kalakasan, mga kaibigan. Yan ang kalakasan. Mayroong tayong kaibang kalakasan, yung lakas na magkaroon tayo, hindi lakas ng magawa ng kasamaan sa ating kapwa, magawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat at hindi makagalak sa ating Panginoong Diyos. No? Lakas. Meron tayong lakas na tayo ay ipangangaral ang salita ng ating buhay na Diyos upang merong mga taong mapakinggan nilang mensahe. Baka sila din dating mga Kristiyano at nanghihina
at tumigil at hindi na naglilingkod sa Panginoon. Kapag mayroon tayong lakas, makapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Lakas na wala sa iba. Lakas na kakaiba na magkaroon tayo na yan ang dahilan na kahit ano mang mga problemang hinaharap natin, mga suliranin, kapag mayroong kapag nagagalak ang Panginoong Diyos ating buhay, ang Kanyang kagalakan, yan ang ating kalakasan, mga kaibigan at mga kapatid. Sino ba tayo na hindi natin gawin ang kalooban ng Diyos? Sino ba tayo na hindi natin babasahin ang mensahe upang mapakinggan natin at malaman natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos? Malaman natin kung ano ang iyong mga utos, kung ano ang iyong mga pangako. Kapag babasahin natin, mga kaibigan, kapag nanghihina ka, babalik yung dating lakas mo. Kasi mapakinggan mo, mababasa mo ang mga pangako ng Panginoong Diyos kung sino man ang maglilingkod sa Kanya at sino man ang magbigay ng buhay sa ating Panginoong Diyos. Sa huling araw, kahit babawiin itong hiniram nating buhay, magbigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, kapag nanghihina ka, no, hindi man yan ang wakas sa ating sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kapag nanglupay-ipay ka, nanghihina ka, ito ang gawin mo. Read the words of God. Do the will of God. And you must worship God. No? Nangyari din dati ito sa mga lingkod ng Diyos dati. Pero ginawa lang nila ang kalooban ng Diyos. Nagbubulay sila sa salita ng Diyos at sinasamba nila ang Diyos kahit ano nangyari sa kanilang buhay, ginawa nila at kahit ano nangyari sa kanilang buhay dati o sa kanilang kapanahunan, mga kaibigan, hanggang binawian sila ng buhay ng Panginoong Diyos, nakapagpatuloy sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ito ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Bumalik ka sa Panginoong Diyos. Salamat sa Kanyang kabutihan, kahit ano man ang ating mga failures na gawa sa harapan ng Diyos, ang Diyos naghihintay sa atin. No? The joy of the Lord is our strength. So in order to have that strength from the Lord and mix Him pleased in our lives, let us read again the words of God, and let us do again the will of God, and let us worship again to the living God. Mga kaibigan, salamat. Pinagpala tayo sa umagang ito. Sana na-bless ka sa mensahe na pakinggan natin sa umagang ito, mga kaibigan. Bago tayo magtatapos, magandang magdasal sa mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa mensahe na pakinggan namin mula sa iyong lingkod sa kay Propeta Nehemiah. Ang iyong kagalakan ay aming lakas, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos, salamat, Panginoong Diyos, na mabasahin namin ang iyong mga salita sa banal na aklat at gawin namin ang iyong kalooban at sambahin ka, Panginoon Diyos. Dapat kang sambahin at magawa namin to. Salamat, mayroong kaibang lakas na maramdaman namin. Salamat na ang sinulat kay propeta ni Maya, "The joy of the Lord is our strength." Ang kagalak ng Panginoon ay aming lakas. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Sana, Panginoong Diyos, ang Banal na Espiritu magpaalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid sa mensahe na aming narinig sa umagang ito. Panginoong Diyos, ito aming dalangin sa pangalan na iyong bugtong nanak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating buong may pagkapal, ang ating Panginoong Diyos. Amen. I invite you to listen this program, Golden Guide, and Power of Truth, here on Friends FM, with me, Brother Lynn Pritchard, every Sunday at 8 o'clock in the morning. And thanks for listening.